Hi guys! Welcome and welcome back sa ating channel. For today's video, ay sinanahan pong loan application ang ating titignan, ating sisilipin guys, and madadownload lamang po sa iOS guys. And before we go on, ay sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update ka sa upcoming videos and tutorials. And of course, mag-comment sa baba para mapabilang din kayo sa mga upcoming na pag-giveaways natin. Alright, welcome and welcome back sa aking channel. For today's video ay titignan natin ang isang lending application na bagong-bago sa akin guys. And of course, ay approve na naman po tayo sa loan application na ito guys. But then, titignan natin kung okay ba yung mga kaltas and kung okay ba yung loan term nito guys. And sabi sa kanilang application, sa kanilang ads, ayan, sabi dito na simple operation function at a glance. Ayan. And sabi dito, 24 hours online to answer your question. Ayan. And tens of thousands of users quickly completed loan application. So, sinasabi dito na maraming gumamit sa loan application na ito. Pero, tignan natin guys kung legit ba talaga sila kasi bagong-bagong application. Ayan. So, ang loan application guys ay si Pinas Pera Peso Loan Online and powered by Pera Loan Application Philippines. Ayan, and meron silang 61 rates and 4.5 na star. So, bagong-bagong application nga ito guys. Kasi, as you can see guys, konti pa lang yung gumagamit dito sa app na to. Pero, wag muna kayong mag-download guys. Patapusin muna ang video ito para makita kung ox ba talagang utangan ang lending application na ito or hindi guys. Ayan. So, after natin ma-download guys, ay makikita natin dito or may mga magpapakita. Ayan. It's as easy to use as any other everyday application. Flexible without stress. Ayan. E-wallet safe, reassuring. Gusto naman guys, ay skip nyo na lang yung mga ads na yun guys. And then, after which guys, ay hingi sila ng permission sa ating location. And then, sabi dito, allow Pinas Pera to track your activity across other companies, apps, and website. So, click lang natin yung allow or as app na to track. So, depende na rin po sa mga gagamit dito. But anyways, i-review muna natin kung goods ba sila. Ayan. So, after which is, makikita natin dito, yan si screenshot guys, na nagpapautang sila up to 100,000 pesos. Get a quick personal loan, maximum of 100,000 pesos, loan term 150 days, and yung interest rate niya is 0.05%. And here, sabi dito, low interest, instant approval, online process. Click natin yung loan now para makapag-proceed na tayo. So, here ay hihingi po sila ng active na phone number. So, hindi na yun bago guys kasi magsisend sila ng OTP and then magkikreate po tayo ng account. Ayan. And here, nung sinabi na natin yung ating phone or ating phone number, ayan, ay bumaba po yung kanilang binigay na maximum na pwede nating utangin sa kanila. So, sabi dito, maximum amount of 15,000 pesos na. So, from 100, naging 15,000 pesos. So, click ulit natin yung loan now. And then, here, ay hingi sila ng mga information na natin. So, sabi dito, complete the certification to apply for a loan of 15,000 pesos. So, kailangan nila ng identity, authentication, personal information, contact information, job information, and yung bank card. So, sa ating identity information or identity authentication is yung mga pa-ID guys. So, pipicturan yung ID and then yung pa-selfie. Ayan. So, and dyan na yung sa screenshot yung mga ID na kailangan or pwede sa application na ito. So, UMI, driver license, passport, and ID, SSS, voters ID, health card, and national ID. Kung wala naman sa choices, pwede naman ang postal ID. So, yun na nga, picturean natin ng ID and then submit natin sa kanila. So, sa application pala na to guys, is automatic na makakapture yung mga information ng ID natin. So, kailangan na talagang tingnan natin kung legit ba talagang isang lending application nating susubukan. Kasi, syempre, kakapture nila yung mga
yung mga information mo sa ID, so automatic na mapupunta sa system nila. Ayan. So after which is yung pa-selfie and then yung personal information na gaya ng gender, education, marital status, number of children, loan purpose, email, home phone, home city, address details. And then after which guys is yung ating work information naman. So sa work information, profession, work experience, monthly income, salary, salary day, job type, ayan. So company name, company phone number, address, ganyan siya. So dito sa application na ito guys is kahit nilagay ko po na self-employed ako ay kailangan pa rin na pilapan yung mga information na yun guys. So ang application na ito ay nangangailangan sila ng 5 na emergency contacts. And sa emergency contacts guys ay kailang sabihan natin yung mga ilalagay natin kasi hindi naman basta-basta yung mga ilalagay nga kasi syempre pag hindi tayo makapagbayad on time ay sila ang guguluhin ng mga agent. Next one is yung ating e-wallet or yung ating bank card. So kailangan yung wallet channel or kung anong mga gamitin mo, either yung GCash, Paymaya, Coin, PH, Grab, Pay. So, yun po yung pwede sa kanila. So, kung wala naman, ay pwede naman ang bank card. Pero, or yung mga bangko, ATM natin. Pero sa akin guys, lagi kong ginagamit si GCash. So, after nilang i-review guys, yung mga information na binigay natin, ayan, mga ID natin, mga information, etc. is ayun na nga. So, ito na ang tunay na pwede nilang ipahiram sa atin. So, ayan si screenshot. So, 2,000 pesos. So, ayan. So, certification progress, sabi dito. And then, sabi dito, 2,000 pesos. So, here, titignan natin yung mga kinaltas. So, ayan siya guys, sa screenshot. So, loan amount of 2,000 pesos. Loan term guys, 7 days. Interest niya 0.5%. So, ang pwede nating makuha or ating makukuha na amount is 1,200 and siyempre yung ginaltas nila 800. So, bungang-bunga guys kasi masakit po sa bulsa yung mga service charge. Though sabi dito 0.5% yung interest pero yung mga service charge naman nila, yung mga processing fee ay yun po ang malaki guys. So, processing fee 667 and yung total interest 13 and then risk control service fee 120. So, malaki talaga siya 800 and then magbabayad ka after 7 days ng 2,000. So, yun guys. So, and then bank card or yung mga yung withdrawal channel natin and then yung pay date. So, after 7 days po is magbabayad tayo ng 2,000 pesos. So, ayun guys. And by the way pala, ang loan application na ito na si Pera Pinas or Pinas Pera ay dati nang si Pera Lakas. As you can see sa screenshot guys, sabi dito Pera Lakas. So, nag-change lang sila ng names. So, marami guys yung mga application, yung mga loan application guys sa either App Store or Google Play Store na may mga tinanggalan ng lisensya pero bumabalik pa rin sila, nagpapalit lang sila ng pangalan. So, beware guys. So, mas maganda talaga na manood po tayo ng mga reviews tulad nito para sa ganun ay aware po tayo kung okay ba ang isang lending application or hindi. So, ayun po guys, si Pinas Pera. Ayan, and hopefully na nakatulong ang video ito sa mga naghahanap ng mga utangan na ngayong malapit na rin ang Christmas guys. So, thank you for watching and see you again on my next video.